mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, Provincia na Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News, sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, July 31, 2023. Aklan Police Provincial Office, kinilala bilang outstanding PPO sa buong Western Visayas. Kinilala bilang most outstanding PPO sa buong Region 6 ang Aklan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Victorino Romanilius Jr. Ito ay matapos isagawa ang culminating ceremony ng 28th Police Community Relations Month culminating activity of the regional headquarters na may temang serbisyong nagkakaisa para sa ligtas at maunlad na pamayanan. Nitong July 27, 2023, na ginanap sa Multipurpose Hall, Camp General Martin Chopelo Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Kaugnay nito, naging guest of honor and speaker si Attorney Joseph Celis, Regional Director ng NAPOLCOM 6. Samantala, bukod sa Aklan Police Provincial Office, kinilala din bilang Outstanding MPS ang Kalibo Municipal Police Station, Outstanding Police Community Affairs and Development Junior, PCO, si Police Lieutenant Ann Contreras, habang Outstanding Police Community Affairs and Development Junior, PNCO, si Police Staff Sergeant Margie Carreyes, at Stakeholder Awardee naman ang Aklan Bagay Incorporated. Erechi Briones, Kalibo Cable News. Kalibo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nagsagawa ng actual simulation exercise na ginanap sa Magsaysay Park. May detalye sa balita si Randy Nakuspag. Nagkaroon ng actual simulation exercise ang Kalibo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Kalibo Magsaysay Park nitong June 28, 2023. Pinangunahan ang naturang aktibidad ni LDRRMO 3 Terence Jun Toriano. Also be advised, we have 4 patients at collection point, 5 patients at collection point. Nagkaroon ng senaryo sa loob ng munisipyo kung saan may isang taong nagpaputok ng baril at marami ang tinamaan na agad namang nirespondihan ng otoridad na kinabibilangan ng MDRRMO, SWAT team, miyembro ng Philippine National Police at mga rescuers. Agad naman ang pagpasok ng otoridad sa gusali upang matugis ang salarin. Agad na nirescue ang masugatang biktima at agad isinugod sa paggamutan. Ang naturang simulation exercise ay bahagi ng National Disaster Resilience Month 2023 ngayong Hulyo na may temang Bidang Pilipino, Building a Stronger Filipino Well-being Towards Disaster Resilience. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Batang Filipino Basketball League Aklan Chapter Season 2 formal nang sinimulan nitong 29 ng Hulyo sa ABL Sports Complex. May detalye sa balita si Jelena Rosales. Formal nang sinimulan ang Batang Pilipino Basketball League Aklan Chapter Season 2 nitong 29 ng Hulyo, araw ng Sabado, na ginanap sa ABL Sports Complex. Nilahukan nito ng mga kabataan mula sa iba't ibang munisipalidad sa lalawigan, kabilang ang bayan ng Altavas, Banga, Kalibo, Numansia, Tangalan, Ibahay at Nabas. Ang nasabing kompetisyon ay hinati sa tatlong kategorya para sa mga manlalaro. Ito ang 13 under category, 16 under category at 18 under category. Sa pagsisimula, una nang naglaro ang team ng Bayan ng Kalibo at Numansia sa 16 under category, na kung saan nagwagi ang Team Kalibo na may final score na 98-83. Nilalayan ng Batang Pilipino Basketball League Aklan Chapter na makatulong sa mga kabataan na mahubog pa ang kanilang talento sa paglalaro.
Pinupokus din nila na ang lahat ng mga players ay makakapaglaro sa nasabing kompetisyon. Kaugnay nito, inaasahan na magtatagal ang liga hanggang 30 ng Agosto ngayong taon. Jelena Basales, Kalibog Cable News. Annual Blood Donors Recognition isinagawa kung saan 6 na bayan mula sa probinsya ng Aklan ang nagtap. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Bilang paggunita sa Blood Donor Month, isinagawa ang Annual Blood Donors Recognition na ginanap sa Nenets Garden, Andagaw, Calibo nitong July 28, 2023. Pinangunahan ito ng Philippine Red Cross Aklan Chapter kasama ang Aklan Provincial Health Office sa suporta ng Provincial Government ng Aklan at Department of Health. Ang nasabing kaganapan ay naglalayong parangalan na ang mga local government unit, organisasyon, mga pribadong kumpanya, mga individual at iba pang nag-donate at sumuporta sa bloodletting activity. So we do this because we do this, all of us, we are here because we are afraid to lose a loved one. And not only that, we are here because we want to save someone whom we do not even know. So for the blood donors who are with us, the galloners and our Red Cross volunteers, our partners, all of you, no, from the bottom of my heart, I would like to thank each and everyone. Abugid nga sagamat sa suporta. We at the Philippine Red Cross are also struggling as an organization. It's a bit hard for us now because we are now in the process of coming up with a blood center. The capability of processing whole blood. We will not just, we are hoping, no, that we could improve the our services, that we will have the capability to separate platelet from plasma and so on and so forth. No? Because in such a way, we would be able to serve more. We would be able to help more people. So please join with us, no? Continue to partner with us, not for our own sake, but for the sake of those who would be needing us. Nagtap naman ang 6 na munisipalidad sa Aklan kung saan naabot nila ang target na na-donate na dugo. Kinabibilangan ito ng bayan ng Balete, Lezo, Numansha, Tangalan, Banga at Nabas. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Opening ng livelihood project para sa poor fees beneficiaries sa bayan ng New Washington isinagawa. Matagumpay na isinagawa ang opening ng livelihood project para sa Poor Fees Beneficiaries sa bayan ng New Washington nitong 28 ng Hulyo ngayong taon, kung saan pinangunahan ito ng Lare Marena Poor Fees Association sa pagbukas ng variety store bilang proyekto na pinunduhan ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Kaugnay nito, nandun din sa naturang aktividad sina Municipal Mayor Jessica Panambo, Sustainable Livelihood Program Aklan Provincial Coordinator Robbie Christine Gonzalez at ang mga miyembro ng MSWDO. Isinagawa ang ribbon cutting ceremony bilang bahagi ng opening. Ang Sustainable Livelihood Program Association ay nabuo noong March 2023 na may kabuuang 27 beneficiaries mula sa iba't ibang sityo sa barangay poblasyon sa bayan ng New Washington. Layunin ng naturang proyekto na matulungan ang 4 peace beneficiaries sa naturang lugar. Era Chibrianes, Kalibog Cable News. Looking for a school to enroll in? Good news! Wadeford School is here to offer you the following. Wadeford School Scholarship Program for incoming grade 7, 11, and 12 students. Free tuition fee and free miscellaneous fee.
Wadeford School offers academic track with ABM, STEM, GAS, UMS Trends, and Arts and Design track. With fully air-conditioned rooms and unique ID system, Wadeford School offers 5% discount for advanced full payment. Siblings discount for 3 or more siblings enrolled in Wadeford School. Wadeford School offers quality education from preschool to senior high school. Enrollment is ongoing. For admission and inquiries, you may contact us on our telephone number 268-6474 or 0951-856-8888. Choose Wadeford School. Hurry and enroll now! Protect yourself, put safe mosquito repellents to wear, protective clothing wherever you go. This heart of us prevention, the wish you know. At ang kidibaloon, ay tusipan ng dumon, ang bingke alpabit na to. Tinuan natin ng saran, for is atong nga tandaan, dingke nga masakit atong likawan. And fight the 80s mosquito. Let's destroy for prevention. It's time to work this some action. Magkaisa, makisa, ibahagi at palaging mapagmatsya. Ang sakit na dengue di lumagana. Bahagi at palaging mapagmatsya. SK Poblasyon Ibahay nagsigawa ng simposium tungkol sa suicide at mental health awareness sa mga kabataan. Nagsigawa ang Sanggunang Kabataan Poblasyon sa Bayan ng Ibahay ng simposium tungkol sa suicide and mental health awareness na ginanap nitong July 29 ngayong taon sa Ibahay Academy Incorporated na may temang You Are Not Alone, You Are Seen, You Are Heard, You Are Loved, You Matter, You Are Not Alone. Dumalo sa natunang aktibidad ng mga kabataan
mula sa naturang lugar kasama ang mga SK official sa pangunguna ni Honorable Ninyo Rico Candes. Nandun din si Immaculada Gombok at mga resource speaker. Habang nandun din sa naturang aktividad si SB member Joy Briones at nagbigay ng inspirational message sa mga kabataan. Kaugnay nito, nagpasalamat ang SK Poblacion Ibahay sa mga aktibong kabataan na dumalo at nakibahagi sa naturang aktividad. Samantala, layunin ng naturang symposium na mabigyan ng kaalaman ang mga kabataan tungkol sa mental health issues at kung ano mga dapat na gawin kapag nakakaranas nito. Malaking tulong ang aktividad ni ito lalo na dumadami na ang kaso na mayroong mental health problems. Ara G. Briones, Calibre Cable News. Mga kriteriya para sa lalahok sa search for model barangay sa Kalibo, inilatag na ng lokal na gobyerno ng bayan. May detail sa balita si Jolene Sales. Inilatag na ang mga kriteriya para sa mga lalahok sa search for model barangay ng local government unit ng Kalibo. Kabilang sa kakailanganin ng mga lalahok ay mayroong materials recovery facilities, zero open defecation, drug-free, at dapat may 1% population ang enlisted blood donors at pagpapatupan ng mga ordinansa ng barangay. Matatandaan na isinagawa ang launching ng Search for Model Barangay ng Kalibo nito'y 26 ng Hulyo na ginanap sa City Mall Kalibo, kasabay sa isinagawang blood donation drive na kung saan dinaluhan ng maraming aklanon. Napag-alaman na tumataginting na 400,000 ang mapapanalunan sa Search for Model Barangay ng local government unit ng Kalibo sa lahat ng mga barangay sa nasabing bayan. Kinumpirma naman ng LGU Kalibo na isasagawa ang awarding ceremony para sa nasabing kompetisyon sa darating na buwan ng Disyembre. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. JCI Aklan Kalanchaw makikipagtulungan sa Office of the Provincial Agriculturist sa search and award for the outstanding farmers of the Philippines. May detalye sa balita si Nika Bautista. Nakipagpulong ang JCI Aklan Kalanchaw sa pamamagitan ni IPP Alan Angelo Kimpo kay Provincial Agriculturist Engineer Alexis D. Apolonio at sa mga kawani ng Office of the Provincial Agriculturist nitong July 28, 2023 upang talakayin ang inisyatiba ng JCI Philippines at Universal Harvester Incorporated para sa paparating na search and award for the outstanding farmers of the Philippines. Ang nasabing aktibidad ay isang programa na nagbibigay ng parangal sa mga Pilipinong magsasaka. Naglalayon din itong itaguyod ang pagsasaka sa mga kabataan sa lahat ng rehiyon. Bukas ang naturang proyekto sa lahat ng Pilipinong magsasaka, mangingisda, tagapag-alaga ng hayop, kooperatiba, komunidad ng sakahan, organisasyon, akademya, LGU, pampublikong empleyado at mga entidad ng negosyo sa rural at urban na lugar. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Gobyerno Probinsyal ng Aklan nagsagawa ng information caravan bilang pagsuporta sa Blue Heart Campaign at World Day Against Trafficking in Persons. Nagsagawa ng information caravan ang Aklan Provincial Government bilang bahagi ng pagsuporta ng Blue Heart Campaign at World Day Against Trafficking in Persons nitong 28 ng Hulyo ngayong taon. Ito ay sa pamamagitan ng Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children Interagency Monitoring Team. Ang naturang information caravan ay sinagawa sa mga barangay sa bayan ng Kalibo at New Washington kung saan nagtulungan at nakibahagi ang mga miyembro ng naturang monitoring team. Samantala, layunin ng naturang aktividad na ipaalam sa publiko ang tungkol sa human trafficking na nangyayari sa mundo at para na din matigil ang pagdami ng biktima. Era G. Briones, Kalibo Cable News. DSWD Field Office 6 nagpapatuloy sa pagbibigay ng mga food packs para sa mga naapektuhan ng bagyong Egay. May detalye sa balita si Jelena Rosales. Nagpapatuloy sa pag-repack ng mga food packs ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development of Field Office 6 para sa mga residenteng apektado ng Southwest Monsoon ng Typhoon Egay. Abala din sa pagbabalot ng mga food packs ang Provincial Quick Response Team sa Negros Occidental para maibigay sa mga pamilya na apektado ng kalamidad. Samantala, nagsagawa din ng repacking limpiks ang ilang ahensya sa regional warehouse ng DSW Field Office 6.
Kaugnay ito sa National Disaster Resilience Month na may temang Bidang Pilipino, Building a Stronger Filipino Well-being Toward Disaster Resilience. Ang aktibidad na ito ay naglalayong maitatag ang mabuting ugnayan ng bawat kalahok mula sa iba't ibang ahensya. Ang mga niripak na pagkain ay sinuri din para sa katiyakan ng kalidad at ito din ay dadagdag sa stockpile bilang paghahanda para sa paparating na tag-ulan. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Tinatayang 2-3 milyon ang maaaring mawalan ng trabaho dahil sa paglilipat mula sa gasoline tungo sa e-vehicle. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Tinatayang 2-3 milyon ang maaaring mawala ng trabaho sa susunod na 3-5 taon dahil sa malaking pagbabago na paglilipat mula sa gasolina tungo sa mga dekoryenteng sasakyan. Sa isang pampublikong pagdinig, sinabi ni Employers Confederation of the Philippines Governor Antonio Sayo na ang pag-alis ng mga buwis ay naging dahilan kung bakit maraming manggagawa sa sektor ng automotive ang lumipat sa e-vehicles. Ang Republic Act 11697 o ang Electric Vehicle Industry Act ay nagbibigay ng diskwento sa singil na ipinapataw ng Land Transportation Office. Nasa 30% ang diskwento para sa mga dekoryenteng sasakyang may baterya at 15% naman ang diskwento para sa hybrid electric na sasakyan. Ang paglipat kasi umano sa mga dekoryenteng sasakyan ay dahil tinanggal ang mga buwis dito. Sa makatuwid, halos lahat ng mga kumpanya ng automotive ay lilipat sa e-vehicles. Kaya naman nangangamba ang IKOP na maraming mawawalan ng trabaho lalo na iyong mga pamilyar lamang sa mga sasakyang digasolina. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa, Visayas. Mayong alaw sa tanan, latest weather update sa subong adlaw, Monday, July 31, 2023. Base sa Tropical Cyclone Bulletin No. 9 naton, as of 5 a.m. subong nga aga, ang sentro sa matang si Typhoon Falcon nga na-estimate naton base sa available data ara sa kaloy nga 1,070 kilometers east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds ining nga 150 kilometers per hour lapit sa sentro kagas sa nasang galabot 185 kilometers per hour. Hagahulag ini pa north-northwestward at 15 kilometers per hour. Hagparang naman sa track intensity outlook naton, ang forecast track si Typhoon Falcon may exit the Philippine Area of Responsibility between tomorrow morning and tomorrow afternoon. May ara din kita sa Southwest Monsoon kung sa diin ka-apekto sa Luzon kag Visayas. Meanwhile, diri sa Western Visayas, magalumon ng kalangitan, nga magdala sa scattered nga pag-ulan, pangilad ka panagoob, tugay ini sa Southwest Monsoon. Mabaskog sa direksyon nga nabagat na nakatundan, baka na itubutob mabalod naman para sa mga balod naton diri sa atong kadagatan. Forecast temperature naton generally 25 degrees to 32 degrees Celsius. Ang adlaw mo to 6:14 p.m. karon sa hapon magbutlak na siya 5:38 a.m. buwas sa aga. Kagamitin latest weather update para sa mga dugang informasyon, bisitahan lang ato ng official website at www.bagon.pagasa.tsc.gov.ph pati naton mga official social media accounts halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa, Visayas DST. Ako si Jeff Patrick Makiling. Madam, okay, kasalamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.